Yan guys, gagawa tayo ngayon ng mug na white mug at magic mug. Ito guys, gagawin natin ganito. Wow! Yan. Ah guys, itong magic mug, siyempre lalagyan natin ng kape. At mainit na tubig. Wow! Magic! Kung gusto nyo ng ganitong mug, tapusin nyo itong video. So, let's go! At ito guys, step 1, layout. Mag-layout lang tayo na mabilis. Sa ako na lang ituturo yung mga step-by-step ng pag-layout. Turo ko na lang yung mga basic katulad ng mga size na ganyan. At yun guys, 3.5 by 8 inches. Importante yung size na yun kasi yun yung pinaka-size nung sublimation mug na gagamitin natin. At yun guys, 3 copy in 1 sheet na sublimation paper. Next guys, importante to, laging dapat naka-mirror. Then, thin paper high. Yan lang yung settings ko. Tapos, mirror check. Then, print mo na. Gamit kong printer is L130 at syempre, sublimation ink. Tapos yan guys, gugupitin lang natin ng medyo malinis lang. Para sakong-sakto yung pagkakabit dun sa mug. Ito guys. Yan. Ididikit lang natin yan. Dyan sa sublimation coated mug natin. Ganito lang naman kasimple yun. Sure nyo lang na contest na tama na naka-diretso siya. Ganun lang guys. I-tape lang natin ng thermal tape. Ito kasing thermal tape na to, special tape to na ginagamit. Ito yung tape na hindi nag-aapoy or nalulusaw pagka heat press. Yan guys, i-heat press na natin to. Next is heat press. Open lang natin siya guys. Yan guys, kung nakikita nyo ito ng medyo malinaw or hindi, kailangan ko ito makarating ng 210. Ganun po dapat siya kainit. Then, after nun, automatic siya magka-countdown ng 185 seconds. Dapat, mailagay ko na yung mug dito pagka nagka-countdown na siya. And after nung countdown na yun, na i-transfer na yung ink ng papel na to, sublimation paper, dito sa sublimation mug. Hintayin lang tayo na matapos ang countdown. Then, okay na siya. Ngayon guys, habang naghihintay, nag-print ako, syempre, ng akin. Ngayon guys, ito. Gusto nyo ba guys, magandang i-heat press? Gusto nyo ba guys sa magic mug? Sige, para matry na rin natin yung magic mug. Ayan guys, 20 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. At yan guys, tumutunog na siya. Kaya kahit habang may ginagawa pa, mainit-init pa yan. Tapos maya-maya, pwede na natin siyang buksan at papakita ko sa inyo. Ito guys, yung magic mug. Kung makikita nyo na malinaw, ito po ay plain na black mug lang. Mamaya, makikita nyo kung ano ang kakalabasan niya. Same procedure lang, same process lang. Ididikit lang natin to dito. Itong sublipaper dito sa mug. Same lang sa ginawa natin dito. So yan guys, naidikit ko na yung papel dito sa magic mug. Mamaya, heat press natin para makita natin. Susubukan na natin itong magic mug. Same lang, same procedure lang talaga. Same lang din ang init, same lang din ang time. At ito guys, pakita na natin sa, i-reveal na natin yung mga nagawa na natin. Unahin natin yung sa kanina, yung white mug. Ayan.
Yan na siya, guys. Diba? Malinis lang at maganda, syempre. Yung flame dito sa white. Ito, guys, yung magic mug. Yan. Ito na siya, guys. Focus natin, focus. Yan. Yan, guys, close-up ko lang yung magic mug para makita nyo unti-unti na mag-iiba rin at tabalik din siya sa black na kulay niya. Tabalik siya sa tunay na kulay niya. Yan, guys, mga nasa 10 minutes na siguro, no? Yan pa lang siya nagsisimula na bumalik sa pagka-black niya. At yan na siya, guys. Makikita nyo, maalinag nyo pa rin naman yung print niya, pero hindi na ganun kalinaw. Pero at least maalinag pa rin para hindi naman siya plain na black lang, di ba? Mamaya, try naman natin, lagyan siya ng tubig at parang magkape. Next naman natin na gawin is tanggalin na natin lahat yung mga papel pagka medyo malamig na para hindi tayo mapasok. Yan, guys, kung mapapansin nyo, 90% nung naka-print dito, na-transfer na dito. Yan, guys, diba? After nito, guys, gawa naman tayo ng kahon nung mga mag na to. Ito, guys, yung kahon na binibili ko sa supplier ko. Madali lang naman ito gawin. Ganyan lang. After nyan, susupat lang natin yung mga malalamig na. At ito na, guys, yung sticker paper natin. Isa para sa mga ninang at isa para sa mga ninong. Sugupitin ko lang ito, tapos lalagay na natin dito at finished product na. Kakat ko lang ito na mabilis na parang ganito. Wow! Magic! Cut na. Ang galing. Tapos, guys, itong mga kinahon ko kanina para sa Nina. Sigit ko lang to. At finished product na. At ito na siya, guys. Yan. Ito na po yung finished product natin. Meron pa po dito. Marami pa po yan. At meron pa po sa labas. Hindi ko na lang po mabidyo at dahil nakapack na po yung iba. Ang purpose po ng sticker, para na rin po hindi na magbukas yung magpapamigay, malaman na nila na para sa ninang, para dun sa ibibigyan. Yan po yung laman niya. At ito, guys, nagpahabol sila ng mga t-shirt para gagamitin nila sa event nila. Next content naman natin is t-shirt printing. Sa gusto ng ganitong mag, magic mag or white mag, pagawa lang kayo, syempre. At syempre, bibigyan nila ng giveaways sa lahat na mag-share at magla-like nito. Bipili ako kahit na 10 tao, gano'n. At bibigyan ko ng magic mag. More share and more likes na makikita ko sa videos ko, sa mga pinopost ko. Mas yun ang mananait na mananalo. Ayun, guys, maraming salamat at nakarating ka sa part na to. Sana kahit paano meron kayong natutunan. Sana meron ako na-share sa inyo na hindi nyo pa alam. At sana na-entertain ko kayo kahit paano. So yun, guys, ganun lang kasimple kukuha ng mag. At ganun lang din katumi at tulog. Ayun, guys, maraming salamat sa panonood. LSP out.